Alleluia. 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 Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa din nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Paano ba tayo namumuhay ng may kabanalan? Kasabay po ng pagdiriwang ng pandaigdig ang araw ng paggawa, no, Labor Day, ay ginugunita po ng simbahan ang isa sa mga mabuting halimbawa ng isang manggagawa sa ngalan ng Diyos. Walang iba kundi ang ama ng ating pong Jesus Nazareno na si San Jose. Si San Jose na nakilala natin bilang isang payak na karpintero lamang. Subalit tinawag ng Panginoon upang tumugon sa isang higit na pagtawag. Ang maging ama ng ating pong Jesus Nazareno nang hindi nawawala ang kanyang pagiging karpintero. At yun ay may sinasabi. May kahalagahan ang ganitong payak na buhay. Hindi man isang estudyante o nangangaral ng batas. Hindi man siya naituring na dalubhasa. Hindi katulad ng maraming mga nangangaral at mga nag-aaral tungkol sa kasulatan at sa batas ng panahong iyon. Maaaring ituring siyang mababa. Kaya nga sa ating mabuting balita, kinu-question ang ating pong Jesus Nazareno sa kanyang mismong bayan. Dahil ang pagkakakilala sa kanya roon ay anak ng karpintero at inaasahang kung ano man ang gawa, kung ano man ang trabaho ng kanyang ama, ay ganun din ang mamanahin ng ating pong Jesus Nazareno. Na siguro sa ating imahinasyon, no, hindi natin alam yung mga panahong lumaki ang ating pong Jesus Nazareno, ay naipasa din ito. Kaya hindi nila makita ang propeta ang ating pong Jesus Nazareno ay dahil napakapayak at napakababa ng tingin sa gawain ng karpintero sa kanyang bayan. Kaya hindi nila mawari na paano nangangaral ang taong ito. Subalit hindi nila nakikita bukod pa sa kabanalan sa pamamagitan ng pangangaral ng ating pong Jesus Nazareno, ay may kabanalang dala rin ang kanyang propesyon. Ang propesyong minana niya sa kanyang ama.
Kaya nga, sa unang pagbasa, pinaalalahanan tayo. Ang Diyos na lumikha ay Diyos na gumawa. Kung hindi gumawa, walang mangyayari. Kung walang gagawa at magtatrabaho, walang magiging bunga na ang mundong ito. Kaya naman po sa pagdiriwang ng araw ng paggawa, sa kasabay ng pagdiriwang at paggunita kay San Jose Manggagawa, pinaaalalahanan tayo na unang-una, walang higit na mahalagang paggawa. Lahat ng mabuti, lahat ng tapat na pagtatrabaho, ito man ay tinuturing ng lipunan na mababa, o ito man ay itinuturing na mataas sa mata po ng Diyos, lahat ito ay pantay-pantay. Lahat ito ay pagpapakatao. Lahat ito ay pagpapakabanal. Kaya sa kabila po ng lahat ay tinatawag tayo na bigyang dangal ang lahat ng paggawa. Mapa-opisina ka man, mapa-driver ka man, mapa-karpintero ka man, mapa-empleyado ka man, lahat yan ay banal. Kung iyan ay tinatawag ka ng Diyos na maging ganito, ayusin mo. Subalit kung tinatawag ka rin ng Diyos na lalo pang humigit, tumanggap ng bagong responsibilidad, lawakan ang kakayahan, tanggapin mo. Kahit minsan mahirap. Dahil baka doon naroroon ang daan ng higit na pagpapakabuti o bahagi ng pagpapakabuti. May pagkasagrado, may pagkabanal ang paggawa. Kaya naman kasama rin ito ay ipahalagahan natin yung paggawa. Lalong-lalo na yung mga itinuturing natin na mababa sa lipunan. Sana pangarapin din natin ang isang mundo na kung saan yung mga taong nagbabanat ng buto, nagdodoble sa pagtatrabaho, yung mga nagpapakapawis ay makatanggap ng sapat at kung ano ang nararapat sa kanila. Kasama ng pagkilala na ang bawat paggawa ay banal, na ang bawat paggawa ay mahalaga at may pagpapahalaga bilang bahagi ng pagpapakatao. At tayo rin, sana wala tayong minamaliit. Sana hindi natin binuhusgahan ng isang tao sa kanyang tinatanggap o antas ng buhay o ng paggawa. Sana tayo rin ay maging makatarungan sa pamamagitan ng pagpapahalaga ng kahit katiting na gawa. At sana wag din nating baliwalain ang ganitong uri ng pagtatrabaho. Sana meron din tayong pagpapahalaga, lalong-lalo na tayong nagtatrabaho rin. At hingin nating biyaya sa pagpapatuloy ng ating banal na misa ay iyong kamalayang ito, na sa ating paggawa, malaki man o maliit, itinuturing mang mahalaga o hindi, anuman ang ginagamit ay isang pakikiisa sa Diyos na gumagawa at isang daan sa ating pagpapakabanal. At sa simula ng araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Paano tayo nagiging malapit sa Diyos sa pamamagitan ng matapat at pagpapahalaga sa paggawa bilang bahagi ng ating pagkatao? San Jose Manggagawa, ipanalangin mo po kami.